Hello everyone, this is again Professor Vincent Tori Bongolan. In this video ay pag-uusapan natin ano nga ba ang nagbunsod sa Securities and Exchange Commission para mag-issue ng revocation order against si Tao. Kung inyong nabasa ang revocation order, sinabi po ng Securities and Exchange Commission na sila ay nakatanggap ng mga reports kaugnay ng issue na ito. Okay? Nakatanggap po sila ng mga reports na sinasabi ang Sitaw daw ay isang investment scam and therefore gumagamit ng Ponzi scheme strategy or model. Okay? So, ito nga ba ang matinding dahilan kung bakit nag-issue ang SEC ng revocation order? May basihan ba ang report na kanilang natanggap? Okay? So, in this video, pag-usapan natin ano nga ba ang naging findings o assessment ng SEC. Okay? So, para hindi po tayo magkamali, babasahin natin and i-interpret kung tama nga ba, mali, or kayo po ang humusga. Okay? In this particular case, the department carefully examined the characteristics of the investments offered by Sitaw to determine if they satisfy the elements of an investment contract. Inalam po ng SEC kung yung elemento ba ng investment ay nakikita doon sa operasyon ng Sitaw. Okay? In our evaluation, indeed, sabi nila, indeed, the elements of an investment contract are manifested in the investments being offered by Sitaw, which are as follows. Sabi nila, totoo nga, mayroong mga elemento na ang Sitaw ay isang investment company. Okay? Ito ay base sa kanilang assessment. Ano-ano yung mga points na kanilang naging basihan? Una, by investing in the company, the investor enters into a contract. Okay? Pero dapat nating intindihin ano nga ba yung contract kapag naging seller tayo ng Sitaw. So, sa mga seller po ng Sitaw, kung inyong matatandaan at inyong maaalala, kapag tayo ay gumawa ng account sa Sitaw bilang seller, pupunta tayo sa website, sitaw.com, at sa ibabang bahagi nito, makikita natin yung Be a Seller, and pipinutin lang natin yung Apply Now button. Pagkapindot doon sa Apply Now button, nandoon po yung Sitaw Merchant Entry Contract. Ngayon po, intindihin natin yung kontratang yon, kasi magkaiba po yung kontrata sa isang investment at kontrata sa pagiging seller ng Sitaw. Okay? Based on my idea, based on my personal opinion, yung ginawa natin na paggawa ng seller account doon sa kontrata na yon, yun po ay kontrata natin bilang seller sa Sitaw platform. Just like when you create an account, a seller account sa Shopee, Lazada at sa TikTok Shop, mayroong mga agreement. Okay? Magkaiba po kasi yung agreement kapag nag-i-invest tayo ng pera sa bangko. Iba rin po yung agreement kapag tayo ay gumagawa ng account bilang seller sa isang platform. So therefore, dapat siguro ay ipaintindi o intindihin nating mabuti ano nga ba yung nakalagay doon sa Sitaw Merchant Entry Contract. Ito nga ba ay naka-focus 100% sa pagbebenta natin sa platform. Hindi ba dito kumbaga nakikita yung investment na tinatawag? Ano ba yung kontrata? Okay? So binasa ko po yung kontrata. Ito po ay agreement natin bilang seller sa platform. Kung paano natin mapapaganda yung store, may mga processing rate na kailangan nating i-required na maipasa and so on so forth. May mga markup ng produkto na kailangan nating mamili para ibenta. So, my opinion is that this is not a contract related to an investment. This is a contract related between Sitaw and us, a seller. Okay, kung paano tayo makakapagbenta sa platform. Pangalawa,
there is a placement of money from the public as they are enticed to invest in the company that represented to be engaged in a lucrative business and are required to invest money in order for them to earn profits. As explained above, the money being paid to Sitaw is a capital or investment. Okay, so yes, there is a placement of money. So ito po yung recharge wallet balance. Okay, but hindi po tutubo yung pera natin kapag hindi natin ginamit to process the orders na natatanggap ng store namin. Just like when you put your money on your wallet at hindi nyo po ito ginalaw, hindi nyo po ito pinakialaman, hindi nyo na po dinagdagan, kung magkano po yung inilagay ninyo sa wallet balance ninyo at yun doon sa wallet ninyo, hindi po yun mababago, hindi po yun madadagdagan, hindi po yun magkakaroon ng profit. Hanggat hindi ninyo ginagamit yung pera na yun to process the orders of the customers. Therefore, medyo hindi malinaw yung sinasabi dito, hindi ipinaliwanag kung how they understood or kung paano ba naintindihan ng SEC yung pagpasok ng pera natin dito. Because for them, kapag nagpasok ka ng pera, kikita ka na kaagad, no? So nakalagay dito, represented to be engaged in a lucrative business and are required to invest money in order for them to earn profits. As explained above, the money being paid to Sitaw is a capital or investment. Yes, capital siya. Pero kapag hindi mo ginamit, uulitin ko po, kapag hindi mo po ginamit yung pera na ipinasok mo to process the pending orders, then nothing will happen. Nasa choice pa rin po nating mga seller kung ipaprocess natin yung order na yon para kumita tayo. Okay? So ito po yung pangatlo. The investors expect to derive profits as they are primarily attracted to join Sitaw for a promise of receiving profit. Okay? So ito po, the money invested is placed in a common enterprise in a sense that all the money is being pooled in Sitaw. Okay. So, ito po ay, kumbaga, hindi po siya being pooled in Sitaw. Pag sinabi mo kasing being pooled, kokolektahin ng Sitaw yung pera, tapos itatago for a period of time at papalakihin. Hindi po, no? Nagpasok tayo ng pera sa wallet balance, ipinrocess natin yung orders na natanggap natin, then we have to wait until the order is received by the buyers. Kapag natanggap na po ng buyers yung kanyang in-order, it will take additional 3 days para sa after sales for the verification of the orders. After the 3 days after sales, saka pa lamang po makukuha yung pera natin. So therefore, there is no pooling system. No, there is no pooling system na kumbaga hahawakan lang ng Sitaw yung pera natin, tapos after few weeks, ganyan babalik na sa atin. Wala pong ganun. Kapag nagpasok tayo sa wallet balance, kapag hindi natin pinrocess yung order, nothing will happen. Kapag nagprocess naman tayo ng orders, it will take time para matanggap muna ng mga buyers yung kanilang mga orders. No? The investors expect to derive profits as they are primarily attracted to join Sitaw for a promise of receiving profit. Yes, of course, kahit sinong seller. Kapag nagpasok tayo ng pera, nagprocess tayo ng mga pending orders, of course, ang goal natin is kumita, kaya nga dapat magprocess tayo ng orders. Pero yung nagpasok tayo ng pera nang wala tayong gagawin, hindi tayo magpaprocess ng mga orders, magbebenta ng mga produkto, tapos kikita, that's very wrong, no? Pero hindi po tayo nagpapasok ng pera para kumita lang ng pera nang walang gagawin. Magpapasok tayo ng pera dahil ipaprocess natin yung mga pending orders. The investors is expected to earn profits derived primarily from the efforts of others or from Sitaw. So hindi po galing sa ibang seller yung kinikita ng mga root seller, no? Galing po yun dun sa effort natin kung paano natin pinrocess.